Another day, another mini vlog. And hello mga kamatis, for today's mini vlog, samahan nyo na naman ako sa panibagong vlog ng buhay ko. Paduyan-duyan nga lang ako ng mga oras na yan at nung maalala ko nga na magtatanghalian na naman, kaya tara, magluto na tayo. Magluluto nga ako ng sinigang na baboy para sa pananghalian namin at ngayon ko nga lang itatry yung sinigang na baboy, nagigisahin muna yung karne bago pakuluan. Usually kasi mga kamatis, pag nagluluto kami ng sinigang na baboy dito sa bahay, dinidirekta na nga namin pakulaan yung karne at hindi na nga namin ginigisa. Kaya naman ngayon mga kamatis, itatry ko na rin na lutuin para nga malaman ko na rin kung ano nga yung mas masarap na paraan dito ng pagluluto, kung yung ginigisa nga muna o yung direkta ng pinapakuluan o yung nasa nagluluto lang yun. Charing! At by the way nga mga kamatis, nahugasan ko na rin yung karne ng baboy dyan at iginilid ko na nga lang. Kagandahan nga rito sa amin mga kamatis, pagka namili kami, mabibili ka na rin na vegetable pack. Uy! At dito nga sa vegetable pack na mabibili mo, meron na yung kasamang sampalok, isang pirasong labanos, dalawang pirasong kamatis, dalawang pirasong siling green at dalawang pirasong okra, meron din yung kasamang isang pirasong gabi, at syempre meron din yung kasamang kangkong. Aba naman, mawawala ba yan? Uy! Bali, nahiwa ko na nga rin pala lahat ng sangkap na gagamitin ko dyan, at dito nga sa kala, nagpainit lang ako ng kaserola, at nilagyan ko nga lang ng konting mantika, at mag-start na nga ako mag-isa. At nung mainit na nga, inilagay ko na nga yung bawang, sunod ko na nga rin inilagay ang sibuyas, at inilagay ko na nga rin tong kamatis, at nung nasusunog na nga, uy, teka, inalagay ko na nga rin pala yung karne ng baboy para na nga mag-isa. Hinalo ko nga lang yan at maglalagay nga rin pala ako dito ng konting patis. At after nga yan, hinalo-halo ko nga lang din ulit para nga mag-mix-mix yung mga sangkap. At tinakpan ko na nga rin yan at hihintayin ko lang na mag-isa. At makaraan nga ang ilang minuto ng pagigisa, inilagay ko na nga rin pala kanina tong gabi. Isinabay ko na nga rin sa pagigisa ng karne dahil masarap nga dito sa sinigang yung medyo nalulusaw yung gabi. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng dalawang tabong tubig po, so at hintayin ko lang kumulo, at nung kumukulo na nga, aba naman syempre, chinek ko yung karne kung malambot na. Uy! Medyo matigas pa nga yung karne, kaya naman pakukuloan ko pa yan ng mga isang linggo para talaga malambot na malambot. Charing! At nung makaraan nga ang isang linggo, sa wakas lumambot na rin naman tong karne. Uy, teka, inilagay ko na nga rin tong sinigang mix powder with gabi. Ito na nga lang ang inilagay ko dahil bulok na nga rin yung ibang sampalok. Uy! At habang kumukulo nga yan, inilagay ko na nga rin pala tong ibang gulay, at hihintayin ko nga lang na lumambot yan. Naglagay na nga rin pala ako dito ng magic sarap. Baka naman. Inilagay ko na nga rin pala tong sili at nilagay ko na nga rin pala tong mga kangkong at hihintay ko na nga lang yan akumulo para maluto yung mga gulay. At nung makaraan na nga ang ilang minuto, naluto na rin naman tong sinigang ko, at nung matikman ko nga, masasabi ko na mas masarap pala yung ginigisa muna kaysa direkta mong pakukuluan, at mas masarap din dito yung maraming gabi at medyo malapot yung sabaw. At ano pang hinihintay nyo mga kamatis? Tara, kumain na tayo! Thank you Lord for the foods! At hanggang dito na nga lang muna pala ang mini vlog ko. Kung bago ka nga lang sa page ko, paki-like, share and follow na din. At see you sa next mini vlog ko. Ayun lang. Salamat. Charing!